Hello, mic check. Andito na naman ako at para gambalain ang gabi nyo. It's already 1:24 in the morning. And ito ako, nababaliw sa linear programming. Hindi naman nababaliw dahil mahirap. It's fairly easy, but you know, PUP tayo eh. PUP yan tayo eh. So, mag-aaral tayo na mag-aaral para makalayo tayo sa kapitalismo at sa gobyernong ito. Para lang makalis ako sa Pilipinas kaya ako nag-aaral ng maigi. Anyways, we have here two products. Or let's not go to products. Pasayin mo natin yung problem. Sabihin natin yung factory ko nagpo-produce ng dalawang products. Yung product X, sabihin natin yung product X is brief. Then product Y is yung mga panty, diba? Yung factory ko nag-earn ng $40 for each units of product X or yung brief. Then $30 naman kada panty. Ganun yung kinikita ko. Ngayon, merong two types of resources sa ano, yung labor, yung pagtrabaho ko, yung oras ng machine na kung kailan lang siya pwede mong gamitin, anong limitations niya lang. So, ang kailangan nating hanapin, objective is to alam ano yung number, gano'ng karami dapat yung brief and panty na kailangan kong i-produce para ma-maximize ko yung profit ko, subject to constraints. So, ito yung constraints natin. Ito yung objective function natin. Then, ito yung ating profit na basta. So, let P is the profit. So, P, profit or pera. Kaya P yan, pera. P is equal to pera. What? Okay, gabi na out. Kailangan ko na matulog. Kaya, dalian na natin to. So, sinasabi dito na kinikita ng aking brief or aking product X is $30. So, that's 30X plus ilan yung product Y? Ilan yung, mali pala. 40 pala kada product X. Oh my god. Gabi na kasi. Huwag niyo kasi siya. Then, we're going to add this to the profit ng product Y or yung mga panty natin, which is 30. So, 30Y. Ito ang ating tinatawag na objective function. Galing, di ba? Hindi ko alam yun. So, meron tayong dalawang uri ng constraints daw. Yung machine time and yung labor hours natin. We're not going to solve for the non-negative constraints na rin naman here kasi 0,0 lang din yun. It goes for minimizing, it goes for maximizing. Pareho lang siya. So, paano natin ngayon malalaman kung paano tayo mag-formulate ng kung paano kung mag-formulate ng mas madali and mas madali nyo maintindihan ang ating constraints. So, sinasabi dito na let's draw a table na lang, okay? Then, sa table na ito, meron tayong product X and product Y. Then, here, we have here the hours or labor hours, labor, and yung machine or yung limit ng machine natin. So, sinasabi dito na sa product X daw, nire-require ng 2 hours of machine time and 1 hour of labor. So, 2 hours of machine time. Wait, kung ito may ginawa ko kanina? Okay, let's just do kung paano ko ginawa kanina. I think, nauna tong ano, yung X nandito, yung Y nandito. Basta, ganun din naman yung table, yun naman yun. Ba't ang arte nyo? Libre na nga lang ito pinapanood nyo. Buti nga, di ko kayo sinisingil ng Gundam eh. Anyways, ito yung machine. Ito yung machine, ito yung labor. Yan, diba? So, we have here, the product X requires 2 hours of machine time and 1 hour of labor time. Then, tama lang yung ginawa ko kanina. Yeah, I remember now. Yeah, I remember. So, machine time ito, then labor time ito. So, siya sabi daw, yung product X, kailangan niya ng 2 hours of machine time and 1 hour of labor time. Gets? Then, sa product Y naman, kinakailangan niya ng 1 hour of machine time and 1 hour of labor time as well. Pero meron tayong constraints. Sinasabi dito na ang limit lang daw or maximum capacity ng hours of machine time is 120 hours. So, that's going to be less than or equal to 120. When we talk about less than or equal, kailangan mas mababa pa or papantay siya sa 120. Kaya dapat, ginagamit na rin ang wikang Filipino sa pagtuturo ng matematika upang tayo ay hindi mahirapan sa pag-intindi ng Ingles na termino. Ayun talaga mga gobyerno yan eh. So anyway,
sa product, sa labor hours naman, sinasabi dito na ang constraint natin is 100 hours lang daw kada linggo. So, again, kailangan hindi siya sa sobra sa 100, pero pwede siyang pumatay sa 100. So, that's less than or equal to 100. So, para natin ma-formulate yung constraints niyan. Our constraints will be sa machine time or the M. Nalagay ko na to para palatandaan, pero at the sa kabuuan din na natin siya masyado mapakinabangan. Only the formulas or the equations and the inequalities para dito sa machine and labor hours. So here we have 2x, so 2x and plus y. Ganun lang kadali, di ba? 2x plus y, but we still have the constraints of kailangan hindi siya lalagpas ng 120 machine hours of machine time. So sa labor naman, sana tama pa itong ginagawa ko. We have x and y lang to, x plus y, pero dapat di siya lalagpas sa 100 labor hours. So, we have here the constraints. We now have the objective function. Now, we have to solve this one by one. So, hindi naman one by one, pero something somewhere near that. So, again, para makita natin yung x and y values ng kada constraint na to, we have to let x or y to 0. So, again, para malaman, but before that, I forgot to mention again that we have to draw a graph. Let's draw it right here. Imagine nyo na lang, napantay ang aking graph. Ayan, so, para natin malalaman ngayon, ano para sa itong graph na to? Basta para prepare nyo lang din siya. Anyways, matok na ako kaya medyo nagkumadali na ako para makatulog na ako. Pero di talaga matutulog. Kunwari nga lang yun. Bakit ang tao lang? Anyways, we have here the 2x plus y. If we're going to look for the value of y here, we could... again, as I mentioned kanina, pwede na siya mapagpares-pares. So here we have the m. Again, then we have the x values and the y intercept. So parang pares-pares lang siya, di ba? Then we have here the labor hours again. So para makita natin yung value ni x, we're going to let y equals to 0. So maka-cancel na siya. Parang takpan mo lang literal yan. Wala na yung y. So 2x is equals to 120. Para ako nasabing equals to 120, pero less than or equal to yung nakalagay dyan. Tinirit ko lang siya as equalities, not inequalities. So 2x is equals to 120. So, para matanggal natin yung x, 2x sa kabilang side, sa x, para matanggal niya, basta yun, ganyan lang, divide niyo both sides by 120, then we'll get 120 divided by 2, we'll get the 60. Kanina sa una kong video, ginagawa ko pang ganito, gawin na lang natin ganun, para, kasi, literal, hiwalay siya na equation eh. Hindi mo siya pwedeng gawin na meron ka agad na partner na, hindi mo pwede gawin na may partner agad siya na dito na y value. Hindi niya pwede, bawal yun. Kasi parang nasa gitna na siya agad. Kasi nga, diba, we're looking for the gilid-gilid muna. Then we're going to look for the intersections next. Hindi magmadali. It takes time. Basta matagal gawin yung mga video to. Anyways, if we're going to look for the y value sa ating machine time na constraint, we're going to let x equals to 0. So, burado na yan sa mapa ng Pilipinas. We'll have y is equals to 120. So, we have here 0, 120 sa kanyang, basta yan. If dito naman, easy lang to, ito, tanggalin mo lang to, we have the y is equals to 100, so, y, 0, 100 yan. Pero kailangan ko mag-undo, kaya kailangan ko maulit yan. 100, then we'll have here, ganun sa kabilang side, pero nasa x side lang siya, x coordinates. So we're going to plot the points. We have here 4 points. So, again, pero partner to, partner yan. Hindi mo pwede pagtagpuin ito dito, basta kung hindi kayo tanga, alam nyo yung sinasabi ko. Pero kung tanga kayo, hindi ko nakasalanan yun. Mag-aral kayong maigi. So we have here the 60 and 120. So sabihin natin ang pinaka-maximum na value nitong x is 100 kasi nakita natin dito. So we're going to have it there. Then sabihin natin ito yung 50, then the 60 is around here. So dito yung 60, 0. Ang partner niya is 120.
So, or 0, 120. Ah, lagyan natin siya ng X and Y para hindi tayo malito. Then, we have here the 0, 120. Nasa rurok siya, nasa pinakatuktok siya. Sabihin natin nandyan. Then, we're going, mamaya na natin. Gusto ko talaga ready yung ano para may balak, para may design, diba? So, we're going to look for the X naman sa labor hours. Ito yung line or yung pinaka-ano ng labor hours. So, that's 100, 0. Then, sabihin natin ito yung 20, magbukas tayo ng dalawang units, 110 and 100. So, sabihin natin nandito banda yung 0, 100. Yan. So, we're going to use the red line again, why not? So, makikita natin dito, yung 60 at 120, yun lang yung papagtagpuin mo. Bawal mo siyang ihalo sa 60. Kasi parang ganyan, pag ginanyan mo, nasa na intersection, di ba? Mamuha ba? Ayan, so 60 and 120, yun yung papagtagpuin natin dito. Kunwari nagtagpo. Then the 100, 0 and 100, 0, 100, yun yung papagtagpuin natin. Isipin nyo na lang perfect line yan, walang perfect sa mundo. So again, we're not looking for the unbounded region. Again, the unbounded region, ito yung unbounded, walang boundaries. So, kumbaga, it goes there infinitely. Pero pag bounded regions naman, ito yung nakapaloob talaga, naka-enclosed. Nakakakita nyo to, naka-enclosed siya, pero hindi niya natatamaan itong ating 0,0 na, basta yun. Theory ko lang yun, hindi ko alam kung nag-make sense. So, again, hindi rin siya ito, kasi hindi niya naaano yung 0 eh. Pero may iba kasing functions na parang paganyan yung itsura niya, so, ganun yun. Pero, based sa example natin, meron naman tayong dito na 0 and 0 na point. So, nasa loob siya nito. So, again, ano yung points? So, hindi ito kasama. Kasi nga, wala sila sa pinakaloob na square. Di sila belong dito sa pamamahay na to. So, we have here the 0,100 and 60,0. So, ano ngayon to? O, ano pa natin ngayon mahanap ulit yan? We'll be going for the substitution or elimination. Sorry. Elimination na method. So, we have here, ano nga yung intersection ng line ng itong M or the 2x plus y. Ano yung intersection ng line na to and yung line na to, which is the x plus y less than or greater or less than or equal to 100. Ano intersection nila ng dalawa? So we're going to do, what we're going to do is elimination. Sabihin natin, kung last video ginawa ko is ineliminate ko si x para makuha ko si value ni y. Pero gusto ko namang kunin yung value ni x this time. How are we going to do that? Kailangan natin tanggalin si y. So, in order for us to do that, we'll have to, kahit alin dyan yung i-multiply mo by negative. So, sabihin natin ito na lang. Same pa rin naman ang sagot niyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Double check natin. So, yan. Ina-negative mo yung mga yan. So, that's negative 2x plus, minus y equals to negative 120 plus x plus, add yan ha, i-add mo yan, plus x plus y, copy mo lang din siya kanina. Then we have here, cancel na to, so we'll have negative 2 plus 1, hindi ko na alam yun, basta alam ko siya is negative 1 din, so negative x ang matitira dito is equals to negative 120 plus 100, that's negative 20 then. So we're going to divide both sides by negative 1, matatanggal na yung negative 1 dyan, kasi may imaginary 1 nga dyan, diba? Or divide both sides by the negative, we'll get x is equals to 20 siya. So, nakuha na ngayon natin yan. We're going to use, or we're going to substitute this sa ating kanina na pinaggamitan or pinag-multiplyan ng negative both sides. So, if this is 20, we have 40 plus y equals to 120. Moved it there, we got 40, then
yung y daw natin is 80. Yes, so lagayin na siya dito. Y is equals to 20 and y is equals to 80. Ngayon, double check natin. Kapag ba pinag-plus mo tong 20 and 80, lalabas 100? Tama. Parang naging Dora yung style ko dun, ha? Kids, kapag tinignan niya yung... Anyways, that's cringe. Nag-gets niyo yung point, Pag ba nilagay natin 20 dito plus 80, so that's 40 plus 80, lalabas ba is 120? Tama. So, tama na. Tama na to. Ayoko na. Tama na, ito ang point dito is x natin is 20 and yung y natin is 80. So, we now have our 3 points. The x or the intercepts. So, sumeta ito yung intercepts. X and y. Pero may comma pa rin sa loob yun. Huwag nyo kakalimutan. Inihiwalay ko lang para lang alam nyo kung saan ilalagay yung ano. You know which where is which. Which one is there? Basta yun. We have here the profit or yung pera. Then, we have here the 0, 100. Gets nyo? Napunta yung y dito sa... Ano, basic shit, bro. Yung 20, 80. Then, yung 60, 0. We're going to substitute that sa ating objective function, which is 40x plus 30y. If we're going to substitute these x as 0, so that's cancelled, then we have 100 times 30, we'll get 3,000. Paano ko naging ginawa? Inad ko lang yung 0 dyan, no? Basic. Again, multiply natin yung 20 sa 40, so that's 800. Tama ba? 2 times 4, 800. Yeah, tama. Then, the 30, that's 240. So we have here for again 40 times 20. So that's 800 plus 140, that's 1040. So that's pretty low. Double check natin. 30 times 80. 2400. Okay, mali ako. Nagkakamali lahat ng tao. So ano kung 200? Ah, kasi kinu 30 times 8 lang. Okay, so my bad, guys. first time this happened in history. So again, we have 220 times 40, that's 800 plus yung sagot sa 30 times 80. We should get 3,200. Then lastly, 6 times 4, that's 24. Kasi, ito, hindi ko na sinulol bin kasi 0 lang din yun eh. That's 24. And we add the 2 zeros sa gilid. So, ano yung pinakamalaki natin nakuha? Which is ito. So, kailangan pala natin gumawa ng bending brief at 80 na panty para makatubo tayo ng 3,200 kada week. Yeah, so I think that's weekly nating kita. Yeah, hindi naman sinabi dito yung cost. Wala naman sinabi kung magkano yung costing. So, we're not going to subtract that para makuha talaga yung profit. Pero there's some problems na may nakalagay na cost or yung ginagamit, sabi natin, cost natin dito is parang dapat hindi sila lalagpas ng $80 yung paggawa ng panty at brief. Pero, ibang problem na yon. Pero sa ganun pa man, parang hanapin mo yung sa cost, then once you found the cost, parang ano ba, sabihin natin siyang equals, diba inequalities maging equals to, sabihin natin 200. So, i-subtract mo yung 3,200 sa cost, sa production cost, then you'll get the pinaka-profit talaga. So, yun lang. Again, di ko alam kung makakagawa ko ng video sa minimization problem, but I'll think I'll try to find some problem na regarding that. So, yun lang. Sana wala kayong natutunan sa akin kasi mali yung tinuturo ko. Kaya, babagsak kayo pag nakinig kayo sa akin.